Welcome to Pinoy Drag Queen, only here at TBC Online, your newest number one source of online entertainment in the Philippines. Friends, ladies and gentlemen, meet my co-judges. Shandy is a movie producer, talent manager, and digital creator. Shandy Bacolod was a member of Writers Circle Batch 1 from the country's largest network, ABS-CBN Channel 2. In 2019, he reunited with his mentor, Mr. Ricky Lee, as one of the members of Batch 21 Film Writing Workshop. He was included in the roster of the most promising filmmakers of San Miguel Corporation in 2006. The same year, he also started producing feature films. As producer, his filmography includes Fidel, Filipino International Film Festival Los Angeles in 2008, Panahon Na, Cine Manila International Film Festival 2009, Ben and Sam, opening film, Queer Love Festival 2010, Di Natatapos Ang Gabi, Lino Broca Best Film, Cine Malaya International Film Festival 2010, Pendong 2010, sponsor, Midnight Treats Cine Malaya Independent Film Festival in 2011, Ang Tulay ng San Sebastian, Cine Filipino Film Festival 2016, Oro, Metro Manila Film Festival 2016, Double Twisting Double Back, Cinema One 2018, Utopia, Special Jury Prize, Cinema One 2019, and Culion, Metro Manila Film Festival 2019. Once dubbed as the Reina ng Cine Malaya, Shandy has done more than 50 indie films as a filmmaker. He is currently the executive producer of Black Maria Pictures and on the side, heads a group of exciting and creative individuals under Team MSB. He dreams to be a successful housewife someday. Yves has degrees in AB Social Sciences and Bachelor of Science in Education Social Studies from the University of Santo Tomas. As a professional and licensed teacher in the academe, he chased his dreams of becoming a makeup artist at a very young age. As he specializes in bridal makeup, Yves also has keen eye for pageants, modeling, and other creative looks. He also taught in John Robert Powers as a personality development trainer. Currently, he is engaged in films as a makeup artist for Team MSB, while at the same time holding an executive position in one of the largest American firms in the country. Last week, natunghayan natin ang performance ng ating 25 candidates at pumili tayo ng top 12 candidates sa pamamagitan ng mga kriteryang ito. Lip sync 20%, makeup 20%, costume 20%, dance moves 20%, facial expressions 20% for a total of 100%. And ngayong gabi, matutunghayan natin ang ating mga candidates sa kanilang first round ng elimination. At makikilala din natin sila ng mas malalim pa sa kanilang personal interview. Good evening and welcome once again to Pinoy Drag Queen, the first drag competition in the Philippines, only here on your number one online entertainment site in the Philippines, DBC Online. Hi, Yves, Shandy. Kamusta ang inyong... Oh my God, it's been nice a really good week. Nice to be back.
Diba? So after that first episode that we had last week, na talaga namang nahirapan tayo sa ating mga candidates. I agree. This week or tonight, ipapakita naman nila sa atin yung kanilang special performance at mas makikilala natin sila sa kanilang interview portion. Alright, since we have 12 candidates, ang apat na candidates muna ang magpapakita ngayon ng kanilang special performance. And then next week, yung 4 candidates. And then the following week is the next batch of 4 candidates. So this is their first elimination round. Ayan. Mahirapan ba kami dito? I think so. Pero mas mahirap yung damit natin. Pero yung sabihin, so for this week, we're gonna score them. But hindi pa sila ma-eliminate. After pa matapos ng 12 months sa atin. Yes. Okay. Doon natin sila i-announce yung ating... Actually, hindi pa. Wala pa tayong elimination sa second and third and fourth episode. So, ira-rank lang natin sila kung sino ang top 1 hanggang 12. Then, meron silang rest backan portion para makabawi. Baka naman kasi hindi nila biyesa yon talaga masyado. Hindi masyadong bagay or hindi masyadong napaghandaan. Kaya baka wala sila sa mood. Yes. O baka may hangover, di ba? So may chance pa silang makapag-rest back para i-pull up ang kanilang score sa elimination round na ito. Okay. Handa na ba kayo? Ready! Ready! Okay. Handang-handa na po ang aking mga fresh na sisis ngayong gabi. Umpisahan na natin ito sa ating candidate number one or ating first semi-finalist, Irnaj from Cebu. As a performer, we always wear makeup. And doing drag makeup is one of my passion. RuPaul's Drag Race gives me an inspiration to showcase my talent in doing drag looks. That's why I joined Pinoy Drag Queen to show them that we Cebuanos can also slay. Maayong gabi ka ninyong tanan. My name is Jan Ray Pradelio, 24 years old, from the Queen City of the South, Cebu City. My drag name is Irnaj, a fierce performer and a proud member of Cebu Divets. Viva Pete Senior! Beyonce is my idol. I choose One Night Only because I love the beat and it gives me good vibes. And if you know the song, sing with me. Since this pandemic hits us, performers are one of the most affected. Being the breadwinner of the family, it's my obligation to pay the bills. That's why I joined Pinoy Drag Queens, because 20,000 will be a big help to my family. Come on, come on, come on, come on, come on.
Don't get me wrong, I like Irnage. Gusto ko yung performance niya doon sa sinabimit niyang material for the audition. Akala ko nung una, girl siya eh. So, ang ganda ng katawan, ano? Maganda ang legs and all. But, ang nangyayari kasi pag ginandahan mo sa una, mag-expect na yung tao ng mas maganda. I was expecting for something na mas level up. Kaya lang, yung pinakita niya sa audition piece niya, tsaka yung pinakita niya tonight, parang walang masyadong pinagkaiba doon sa audition piece na pinadala niya. There was just a little, you know, parang kumbaga dinagdagan niya lang ng konting asukal, kumbaga sa coffee, ano. But it's the same. Aside from that, yung linis ng performance niya, she was able to keep that. Yung kanyang pag-lipsing, yung makeup niya, she was able to keep that. Kaya lang, I am looking for something more. So, medyo nag-expect lang ako ng mas bongga, pero hindi siya nangyari. Ang sela naman ito. Ang sela naman ni Aruana Grande. Aruana Grande. Yeah, ganun lang naman. Yun lang naman. Alright. Pero syempre, like what I've said before, this is their first elimination round. May chance pa silang bumawi sa next rest back or elimination round to keep them on the same spot. Correct. So, at least ngayon nalalaman nila na parang what it takes or what else do they need to improve. Diba? Yes, because iba-iba kasi tayo ng ano, ng field eh. Like, you are in the makeup industry and then nasa film naman siya and I'm in the fashion industry. So, kumbaga, yung whatever it is that we know, kumbaga pinagsama-sama, that makes them a very good drag queen. Kasi diba, syempre yung lahat ng ideas, lahat ng comments natin, if you're going to combine them all together, that will make them a better drag. Correct. And of course, gusto ko lang din mag-disclaimer, no, na syempre this is our point of view. I mean, other queens might actually give their own commentaries as well. Pero for now, ibigay niyo muna sa amin. Yes. O kaya nilagay ko doon sa ano, sa contract, sabi kong ganun, candidates must respect judges' decision at all times, 'di ba? All right. Kasi syempre may specific drag tayo na hinahanap to make us unique in the Philippines. Okay. So let's now have our second semi-finalist. We have Jeriel Arseno from Cavite. Hello there, I am Jeriel Arseno, but you can definitely call me Home Chick. I just recently turned 19 last week, and I am a college student, and I live in the city of famous Cavite. The reason why I joined Pinoy Drag Race is to show the people my talent and my passion in drag. I put my heart and soul for this competition because this is what makes me happy. Before ko po ma-discover ang drag world, I feel like there's something, I feel like I'm still looking and searching for something inside of me that makes me want to dream and be passionate. And ngayon po na na-discover ko na yung drag, I feel like I am beautiful. I feel like I am gorgeous. I love seeing myself in the mirror. Sa tingin ko po, karapat-dapat naman siya i-share sa ibang tao. Kaya po, sumali po ako sa competition na to. Half of the prize po ay mapupunta sa mother ko because I'd like to help her pay our bills. In this type of pandemic, napakahirap po talaga maghanap ng trabaho at mapagkukuhaan ng pera. If papalarin po na manalo ako sa kompetisyon na ito, malaking tulong po ito para sa akin at sa pamilya ko. And the other half of the prize po ay mapupunta sa future wigs and outfits ko para po mas mapaganda at ma-redefine ko po ang drag persona ko. The title of the song I chose to perform is Gain by Aiden Sane. It's actually not just a lip-sync performance for me, but there is actually a story in that video. It is a representation of personas living inside of me. If you will watch the whole video, the first clip po is me or a person going inside of a room. Tapos meron po dong isang
person, what I call a toxic person. Yun po yung other person living inside of me. Siya po yung reason kung bakit madami po akong nasayang opportunities na pumapasok sa buhay ko, because siya po yung nagsasabi na hindi ko kayang gawin, wala akong kakayanang gawin. But, in the other hand, yung other person po nakikita dun sa video, she is beautiful, confident, and she believes in herself. Ang ginawa niya po dun ay pinatay niya po yung toxic person na yon para po siya po ay maging free. And now that she's free, she's proud to say that she's beautiful, she's gorgeous, and she's wonderful. About the dress naman po, it means I am blooming from darkness. That means I'm rising, and I believe I'm going to be a star. There is actually some poster there. Ang nakalagay po is Juriel Arsenio is missing, while Harlem Shake is wanted. For me, it only means one thing. Juriel is out and Harlem is a rising star. She's going to show you her talent, her creativity, and her power. And after that freedom, I decided to change into a red woman, because red means for me as love, and love for myself is important. And red is strong, really independent woman. So ayun po ang meaning ng aking lip sync video. I hope na nagustuhan niyo po, at I'll make sure na may susunod na lip sync videos pa. Thank you. That turns me on. Look in the mirror, what do I see? It's you, all over me. It's you, all over me. It's you. I'm fucking beautiful. I'm fucking wonderful. I'm fucking gorgeous. Just call me king. It's quite unusual. It's fucking sensual. It turns me on, it turns me on. Ayan, that's Juriel Arsenio from Cavite City. Gusto niyo ako mauna? Yes. Sobrang pasabog siya nung umpisa. Alam mo yung pag-bug. Alam mo yung parang, oh my God, mukhang kakaiba to, no? Ang bonggang-bongga ng kanyang opening niya. Parang, para talaga siyang MTV na sobrang professional yung pagkakagawa. Pagkatapos, pagdating doon sa Middle Park, parang nalungkot ako. Kasi sabi ko, bakit biglang naging ganito yung background, biglang naging ganito yung damit niya. Tapos,
ako nandun na ako sa point na, ay, sayang. Tapos bigla siyang nagtanggal ng ano, nung damit. And then nag-sexy outfit siya, naka-panty and bra na siya. Tapos biglang nag-change yung mood ng makeup niya. And then nag-change yung kanyang expression. Everything nagbago. Parang na-regain niya ulit. Yun pala, that was part of her story. So sobrang galing. Napabilib mo ako. Pero pinakaba mo ako. Selan talaga ito. Diba? Ikaw, what can you say? Ako, ano, gusto ko yung narrative niya. Kasi from the audition piece, hanggang ngayon, meron siyang sinasabi na parang ang dark. Parang hindi ko alam kung meron siyang pinanggagalingan na gusto kong ikwento. Is it fictional or is it a true-to-life story? So, yun yung gusto ko malaman. I wanna get to know her more. Actually, we will be able to get to her, to know her more. Our audiences would be able to get her to know her more later, because there's a part dito na talagang makikilala natin sila ng mas bongga. And how about you, Cece? Yeah, same din. I like the narrative. I think from the very audition niya, the narrative is clear. Gusto ko yung branding niya, yung may dugo-dugo ng basag-basag ng mukha. So, I like it. I like the performance, the lip sync. I like the story. Yeah, I think ang issue ko lang talaga is I just parang walang naghahanap ako ng grandeur in terms of costume. That's it. Thank you so much. Let's now move on to our third semi-finalist from Paranaque. Please welcome Shawarma. Hi, ako nga pala si Jamil Monsur Crisini, 21 years old, aka Shawarma ng Paranaque City. Half Arab and half Filipino ako, kaya Shawarma ang naisip ipangalan sa akin ng mga kaibigan ko. Hilig ko rin ang pagta-teatro. Former junior artistic director ako ng Teatro de Letran. At dito ko rin nakilala ang aking artistic director na si Ligi Carillo na is Lush, drag mother ko din. Nakasali din dito sa contest. Kaya super proud ako kasi nakapasok yung mag-ina. Sana umabot kami hanggang dulo. Good luck, ma! Bakit nga ba ako sumali? Kasi super love ko ang pagdadrag. Kasi iba yung nabibigay niya sa akin. Parang, pag bored ako, magtitrag lang ako. Or pag malungkot ako, magtitrag lang din ako. Pag may problema ako, magtitrag ako. Kasi yung drag yung pangpakawala ko sa mga problema ko, yung sa mga lungkot ko. Kasi siya yung nagbibigay saya din sa akin. Pag nakikita kong may na-inspire sa akin tao, or may napapasaya akong tao. Yung ganun. Kaya, sobrang laking tulong sa akin ang pagdadrag. Ang bala ko po kung mananalo po ako dito sa PBQ is first, yung half po ng mapapalanuhan ko is tutulong ko sa expense dito sa bahay. And then yung half po is bala ko pong tumulong sa mga homeless and sa mga street children po para bigyan po sila ng pagkain. Dahil ngayon pandemic po, mahirap pong maghanap ng trabaho and mahirap pong manglimos sa daan dahil bilang lang po yung taong lumalabas ng bahay. So mas patagal ng patagal ang pandemic na ito is mas padami ng padami yung mga nagugutom dito sa ating bansa. So gusto ko man lang kahit isang araw is mapakain sila sa abot ng aking makakaya. Ito ang napili kong i-perform dahil ito ang unang drag event na pinuntahan ko dahil susuportahan ko yung drag mother ko. Yung time na to, tumugtog to, pinerform nila, ganyan nila, mother, lady, ganyan, ganyan. And then nagpapanik sila ng mga tao sa stage kasi nga LGBT pride yun eh. Yung time na yun, nagpapanik sila. And then nakita ko ang daming camera na magpipicture sa amin. Ang ginawa ko, tinakbang ko yung mukha ko kasi yung time na yun, hindi pa ako out. First time ko pumunta ng drag event noon. And lahat ng pictures, may makikita kayo na nakatakap yung mukha ko. Lahat nakita, pero yung isang tao nakatakap yung mukha kasi natatakot ako na baka makita ni mama na nandun ako or baka makita niya yung picture, anong ginagawa ko doon. Sa ngayon, kaya ako gusto ko siyang i-perform kasi ngayon, kaya ko na siyang i-perform. Gusto ko siyang i-perform dahil out na ako. Ngayon, out na ako sa family ko. Kanyang kay mama, sa lahat.
gusto kong i-perform sa harap ng maraming tao para maulit man yung saya ko, pero proud na ako. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of purple dry. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause you made you perfect, babe. So hold your head. Whether you're broke or evergreen, your black, white, beige, chola, descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast for leader teens, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, chola, or Orient, made, I'm on the right track, baby, I was born to be brave. Feeling ko, piyesa to ni Shawarma talaga. Alam ko, feeling ko matagal na niya itong ginagawa. And I like na meron siyang doon sa presentation niya, may mga advocacy siya. Like, passing right. The Soji Bill. Yes. About ending the stigma of HIV. So, it does not only show her talent, but also her advocacy na correct. Gusto niyang iparating sa tao. Correct. And how about you, Shani? Yeah, agree ako. Kung isa si Shawarma, isang Shawarma, ano, for this performance, actually, ito yung extra special all beef with cheese Shawarma. So, I love it. I love everything. Ganda. May problema ka lang, Shawarma. Alam kung bakit. Pinaandaran mo na ako ngayon eh. Mag-expect na naman ako sa'yo ng mas bongga next time. Just make sure you are able to keep the fire burning. You are able to keep this kind of energy. Pero... Pagbabanta? Kasi binatikin mo ako ng masarap eh. Kumbaga, di ba? So mag-expect ako ng mas masarap sa susunod. Ano ba yung huli mo natikman na masarap? Ay, matagal na. Mga 2 years na. Char! Ayun. So now, that's our third semi-finalist, Shawarma. Let's move on to our fourth semi-finalist. It's Gorgeous Dawn from Quezon City. Hi. Hi, may buhay. My name is Dawn Lentero and... But my stage name, my drag name is Gorgeous Dawn. And I'm 32 years old and I live in Cubao, Quezon City. Pero taga Albay po talaga ako, taga Daraga Albay. And I work as a full-time performer, full-time drag queen. Before, kasi syempre, because of the pandemic ngayon. So technically is unemployed po talaga
ako and tayong mga, kaming mga drag performers kasi sarado pa po ang mga bars and clubs namin yung pinag-workan. And why did you join? Why did I join this contest? Because syempre, even dahil may pandemic, pandemic ngayon is hindi kami tumigil, hindi ako tumigil sa paggawa ng mga paggawa at pagpa-perform kasi kahit tumigil ang aming work is hindi tumigil ang aming passion and hindi tumigil ang aming drive para makapag-perform even sa iba't ibang platform, kahit sa Facebook, kahit sa ibang kahit sa mga ibang live streaming apps, lahat. Nag-makeup ako, sumasali ako ng contest, lahat, para mag-continue yung passion ko. And, syempre, para hindi rin tayo ma-depress sa mga bagay-bagay na nangyari sa paligid natin. And, what will you do with the 20,000 na prize? Syempre, hindi lang naman yung prize yung tawag dito, yung nagmo-motivate sa akin. Part yun, pero nagmo-motivate kasi talaga sa akin is yung passion ko na magpa-perform. And syempre, bonus na lang yung mga prizes. Pero, syempre, as a performer na nawalan kami ng work, is napaka-hard sa amin na everyday is wala kaming sure na pagkakitaan. So, marami kaming ginagawa na para ma-surpass namin yung everyday namin na ginagawa. Kasi, wala kaming work. And, as far as you know, kasi, for the information, kasi parang, last 2 weeks ago ata is, yung father ko is na-hospitalize dahil sa something may dumugo sa kanyang brain. So hanggang ngayon nasa hospital pa rin siya. So parang sobrang dami na nung yung stress na naranasan naming family. So as a way na para makatulong, gumawa ako ng mga Facebook live shows na for the benefit sa kanya kasi para makapagpadala ako ng pera for the finances nila. And yun nga, tapos yun isa din yung sa nagmo-motivate sa akin na to push more, na kahit wala kaming work is magkaroon pa rin ako ng income. So lahat ng contest, sige, nasalihan ko yan kahit mahirap kasi wala naman talaga madali ngayon eh. So yun, tell us about your performance. Yun, yung performance ko is about Kill the Lights, tapos yung song na yun is parang naging JV song ko siya. Tapos, yun yung pinapakinggan ko every time na gigising ako. Tapos, pag nawawalan ako ng mood, yun yung pang-pa-GB song ko, which is yung Kill the Lights. Kasi, maganda yung beat niya. Pero, yung lyrics din niya, maganda din yung meaning. Which is, na kahit patay mo yung ilaw, tutuloy pa rin yung buhay. Mawalan man kami ng work, pero tutuloy pa rin ang buhay. Kasi, madiskarte tayo. That's all. And good luck sa atin. Kill the light.
Sige, ako muna. Kasi gustong-gusto ko sabihin. She's living up to her name, Gorgeous. As in, gorgeous talaga. Makeup, it's very crisp. It's very well-executed, malinis. I like yung costume niya, simple lang. Lace. Lace realness, pero maganda yung silhouette. Agree, di ba? Agree. Gorgeous talaga siya. Gorgeous, yes. How about you, Shandy? I like it, but I mean, I love the I love everything. It's just that, parang, okay. I wouldn't kill for it, but I love it. And I have to say na ang ganda ng silhouette niya. Sobra. Yes, maganda ang kanyang performance in terms of facial expression and dance moves. Very nice kuhang-kuha niya. Yung kanya namang costume, for me, it's fair. Fair enough for her performance. Dun sa una lang, medyo parang yung una, medyo hindi siya ganun. First part, yung Kimoto, tapos kung anik-anik, di ba? Oo, parang ganun. Parang, tapos parang may mga, ayan o, yung part na yan. Tapos may ding-ding, medyo, tapos may parol. Yun, yung hindi ko siya masyadong na-gets. Siguro hindi lang niya na-emphasize ng bonggam-bongga yung kanyang story, or pwedeng may story siya, hindi ko lang nakuha talaga ng maigi. So yun, for an average person, hindi siya ganun kadaling ma-pick up kung ano yung message niya dito sa kanyang performance. But everything else, napakalinis at pulido niyang gumawa. The makeup, I love it. Diba? Okay, we already have our scores for all these four semi-finalists. And I'm sure yung score that I gave to our candidates and Yves' score to the candidates, and of course, si Shandy, magkakaiba kami ng scoring sa mga candidates. For me, masyadong tight eh. So baka nga may mag-tie pa dito, or I don't know. Hindi ko pa siya tinototal. But then, malalaman natin kung sino ang top, I mean, kung sino ang pinakabongga ang score on the upcoming episodes. We have and a message. Yung score natin, hindi siya i-reveal until all 12 are finished. Correct? Right, right. So that's for tonight, friends. Sisis, LGBT community, bakla ang itsura, bakla ang puso, bakla ang pagkatao, o nagmamahal ng bakla, tomboy, at kung ano pa mang kasarian sa mundo. Maraming salamat sa pagtutok sa number one online entertainment show in the Philippines. Online entertainment rather, DBC Online, and of course, sa inyong paboritong Pinoy Drag Queen. Magkita-kita po tayo next week once again sa second part ng ating first elimination sa nag-iisang number one online entertainment show in the Philippines. Kauna-unahang Pinoy Drag Queen!
Do it again.